Kumusta mga boss? Seagull TV here. Sa video natin ngayon ay tuturuan ko kayo kung paano ba tayo magre-register sa Netflix. Ito yung magsa-sign up tayo at tayo ay magsa-subscribe sa mga plan na ino-offer ng Netflix. Madali lang ang Netflix. Basta meron ka lang GCash at meron kang account at gumawa ka lang dito sa Netflix ng bagong account mo. Kahit anong account na gusto mo ay pwede naman or isave mo siya sa mga account na gusto mo. Ngayon, ang gagawin natin, once na ma-register ka na sa Netflix, pipili ka naman ng mga plan na nababagay para sa'yo. Ayan mga boss, naka-sign in na ako dito sa Netflix account ko. Gumamit ako ng browser, ayan. Ngayon ay finish, sign up tayo. At ngayon mamimili na tayo ng plan. Ayan, nakalagay dito, choose your plan. Tapos, no commitments, cancel anytime. Yun ang napakaganda sa Netflix. Tapos, everything on Netflix for one low price. Maganda nyan, pwede ka mamili ng presyo. Meron silang $149 kung cellphone lang gagamitin mo. At pwede rin naman sa TV. Ayan, no ads and no extra fees ever. Click lang natin ang next. Ngayon mga boss, makikita mo dito, meron kang choose your plan that's right for you. Ayan, watch all you want ad free and recommendation just for you. Tapos yung pangatlo niya ay change or cancel your plan anytime. Ang tinutukoy ko dito ay meron mobile ay $149, good for phone and tablet lang siya. Ang resolution niya ay 480p at murang-mura lang siya sa halagang $149 per month. Ngayon, kung gusto mo naman mapanood din sa TV, meron silang sumunod na plan. Kaya lang medyo nag-jump agad ng presyo, medyo tumaas, $369. Kaya mangyayari, parang manghihinayang ka naman kung yun lang ang kukuhanin mo dahil napakababa ng resolution niya, 480p. Medyo malabo yon kung ang TV mo ay 4K TV or mga 40 inches pataas ang TV mo, malabo na yon. Yan ang disadvantage mga boss kapag mababa ang resolution ng plan na iyong kukunin. Pero kung sa cellphone ka lang manonood, tablet, computer, wala kang magiging problema. At ngayon naman, ang magiging choices mo lang talaga, kung konti na lang kasi dadagdag mo, add ka lang ng 100 or 90 pesos, add ka lang 90 pesos, standard ka na. Ang makukuha mo naman dito ay 1080p na. Ang ganda nito, malinaw na talaga ang mapapanood mo sa Netflix. Ang choices niya, pwede rin din siya sa phone, pwede rin din siya sa tablet at pwede sa computer at pwedeng pwede lalo sa TV. At dito naman sa premium ay medyo high price na siya, additional 90 pesos ulit. Pero lahat ng mga video na 4K videos pwede mong mapanood. Pero dito sa standard ay hanggang 1080p lang na resolution ang makukuha mong display. Yan mga boss. Kaya dito makikita nyo meron din siyang HDR. Yan yung sobrang lilinaw na talaga kung ang TV mo ay supported ang 4K resolution or ang monitor ng iyong computer ay 4K resolution or your cellphone ay napakagandang nitong plan na to para sa'yo. Pero ang kukunin ko lang ay standard kasi yun lang ang binigay na budget ng nagpa-subscribe sa akin dito sa Netflix plan. Ayan mga boss, ang pipiliin ko ay standard. At malalaman nyo dito mga boss kapag ang premium nakalagay dito, naka-indicate. Ang ibig sabihin pala ng HD ay 720p. Ang full HD ay 1080p. Ang ultra HD ay 4K and HDR available naman to your internet. Kailangan dito kapag ang kinuha mong plan ay premium, dapat maganda ang iyong internet connection. Dahil ang internet connection ay ang ganitong video ay lalamon ito ng internet mo. Gagapang to or mapatigil-tigil ang video mo kung ang internet mo ay below 5 Mbps lamang. Kaya ang bagay talaga dito, pinakamaganda ay mga 20 Mbps above kung ang iyong
kukunin plan ay ang premium. Para kayang-kaya niya ang 4K resolution. Minimum nga nun, mga 30 Mbps eh. Natry ko kasi pag 25 Mbps, nagahang pa. Tumitigil pa. Tapos, sa premium kasi, ang kagandaan sa premium, hanggang 4 TV or 4 devices ang iyong pwedeng magamit. Kung ang sa bahay nyo ay meron tatlong cellphone at isang TV, lahat yon ay pwedeng lagyan ng Netflix. Pero kung ang standard naman ang iyong kukunin, ang iyong makukuha lamang ay hanggang 2 devices. Tapos, ang basic ay 1 lang at ang mobile ay 1 lang din. Ang kaibahan lang ng basic ay pwede sa TV and computer. Pero ang mobile ay tablet lamang and phone. Ngayon mga boss ay piklik ko na ang next para magpatuloy na tayo sa ating pag-subscribe. Makikita natin dito ay merong mga payment method, credit or debit card, digital wallet, pwedeng cellphone number mo or gift code. Pero kung wala ka naman gift code, bypass na natin yon. At wala kang naman debit card or wala kang credit card, bypass na uli natin yan. Dito naman sa mobile number or digital wallet, dito tayo mag-choices. Kasi ang mobile number mga boss, kung kayo ay walang idea, kagandahan kasi nyan, mag-load ka lang ng regular load. Pwede na yon, tatanggapin nyo ng Netflix, pwede yung pambayad. Ngayon, kung meron ka naman GCash, mas maganda kasi doon, direct yung payment niya yun at magagamit mo siya as auto payment method every month. Kaya ang gagawin natin ay pipiliin natin ay GCash, ang digital wallet tayo. Kinalik ko na ang digital wallet, tapos kailan lang natin i-enter yung number ng GCash account na gagamitin natin at start membership. Eh mga boss, naglo-loading na tayo. Pupunta na tayo sa GCash authorization. Ngayon ay magte-text si GCash para ma-link natin ang ating GCash account dito sa Netflix. Bigas na to ay kailangan natin i-enter ang ating GCash number. Click lang natin ang next. Magpapadala ngayon si GCash ng authentication code at yun ang ating ilalagay. Ito. Ngayon, at na-enter na natin ang code na galing kay GCash, click lang natin ang next. Once natin maklik ang next, ay kailangan natin i-enter ang ating PIN code ng GCash. Code ng ating GCash ay click lang natin ang next. After nito, ay click lang natin ay I have read and understood the GCash term and condition. Click lang natin ang authorize. Ito yung part na magde-deduct na si Netflix sa ating GCash account. Ino-authorize natin si GCash na every month ay babawasan niya tayo ng sa halagang 469 pesos para sa GCash, para sa Netflix. Ayan mga boss, click na natin. At magpapadala uli si GCash ng authentication. Ayan, 952-997. Click lang natin ang next. Ayan, makikita nyo dito, online payment linking successful. Dito malalaman natin kung magde-deduct na si GCash, kung nakabasa ba tayo, magte-text po yan, meron yan confirmation. And makikita nyo sa taas, you have payment 459 pesos. Welcome to Netflix. You've started your membership and we email the details to you, to your email. And remember, you can cancel online anytime in the account section. Click lang natin ang next. Ayan mga boss, makikita mo dito, ayan,
what devices you will watching on. Ayan, pwede mo nang piliin. Ayan. TV, ayan. Pwede mo ilagay yung mga gagamitin mo. Pwede mo isama lahat. Ayan, pero kadalasan naman TV lang daw ang gagamitin. Pero kung ikaw ay merong ganitong mga devices, cable, set-top box, or gaming console, ay mas maganda. Kaya sinilike ko na lahat. Oh, pwede natin isama yung something else kasi may mga, baka mamaya may mga another devices pa tulad ng Xiaomi TV box. Ayan mga boss, pwede nyo rin i-sign in. Kaya maganda, check nyo na lang lahat. Click natin ang next. Ngayon ay pwede na tayong mag-add ng profile. Ngayon ay click lang natin ang next. Okay na tayo sa language. Ayan, which language do you like to watch show and movies in? Ayan, pwedeng English. Lagyan natin ng Filipino. Ayan, yan kasi yung kadalasan na talagang pinapanood natin. Kaya maganda English and Filipino ang ilagay natin. Tapos choose 3 you like. Ang tatlo lang ating pinili at hanggang tatlo lang naman ang sinasabi rito. And now, natapos na natin. Mag-download na tayo ng Netflix. Dahil nakapag-download na ako, dito ay pwede natin simulan. Ayan mga boss, ganong kadali lamang. Ayan, ganong kadali lamang ang pag-register dito sa Netflix. Kaya sana ay marami kayong natutunan dito sa YouTube channel ng Sikel TV. Maraming salamat sa inyo mga boss. Please like and subscribe to my channel. Thank you.